25 taong gulang na, pero tuloy ang pagbabanat buto. Kaya naman maraming humanga sa isang ama sa Angon o sa Rizal. Ngayong nalalapit na Father's Day, may paunang regalo na ang GMA Kapuso Foundation. Pero sa tulong ninyo, tutuparin din natin ang talagang pinag-iipunan niya. Maraming naanti sa video na ito ng 85 taong gulang na si Tatay Bernardo na taga Angon o Rizal. Araw-araw kasi, naglilibot siya sa Wawa Park sa Angono. Tulak-tulak ang kariton para magtinda ng mga biskwit. Kapansin-pansin, nakukuba at hirap na siyang maglakad. Pag ako'y walang hinahawakan, medyo despalinghado ng lumakad. Pinapatigil na raw siya ng mga anak sa pagtitinda. Ngunit mas naghihina raw siya kapag nasa bahay lang. Kaya tuloy lang daw siya sa pagbabanat ng buto sa kitang 300 piso kada araw. Lahat daw ng ito para sa hangaring maipaayos ng kanyang bahay na dahil sa kalumaan, butas na ang bubong at may tulo tuwing umuulan. Yung bahay ko, yung itaas yan, isay kay plywood. Ay na nga, nasisira na rin dahil nasa 30 years na rin naman. Ngayong nalalapit na Father's Day, sinorpresa ng GMA Kapuso Foundation si Tatay Bernardo. Ako ay naiyak na hindi ko kalahi kumuntog sa ganito na ako ay makikilala ng GMA. Sinamahan natin siya sa isang optometrist. Photophobia ang case niya. So ang ibibigay ko sa kanya is a double vision lens wherein makakabasa siya sa malayo and malapit. Pinatignan din natin siya sa isang orthopedic surgeon. Nung nireview ko yung x-ray na binigay nyo, may sign ng arthritis both sa knee joint niya and sa spine. Nandun yung sclerosis. Ako ay labis po ang pasasalamat sa GMA Foundation dahil ako ay napag-ukulan nila ng pansin. Sana'y matulungan natin si Tatay Bernardo na mapagawa ang kanyang bahay. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga Kapuso Abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.